Rise and Shine Pilipinas, good morning sa inyo dyan sa studio at sa lahat ng ating mga ka-RSP team bahay. Maulang umaga pa rin ang sumasalubong sa atin sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy pa rin nating binabantayan itong low pressure area na ngayon ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At ang trough o yung extension nito ang nagdadala ng mga kaulapan at pangapagulat sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao pati na rin sa Palawan. Habang patuloy naman ang paglakas ng Northeast Monsoon o Amian na siya namang nagpapaulan at nakaka-apekto dito sa Luzon. Makita natin ngayon din sa weather satellite image ng PAGASA yung binabantayan nating low pressure area na pumasok kagabi pa sa loob ng PAR. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan na ito sa layong 195 kilometers south of Puerto Princesa City, Palawan. Ang mga kulay red, orange at yellow ng mga cloud cluster ay dala ng trough o yung extension nitong FPA patuloy na magdadala ng mga kaulapan ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Habang malaking bahagi naman ng Northern Luzon ang patuloy na maapektuhan ng Northeast Monsoon o Amian na siya namang magdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan lalo na dito sa Metro Manila, Calabarzon, Aurora, Cagayan Valley at nasitirang bahagi ng Bicol Region at Limaropa. Partly cloudy skies naman na may kasamang ring mahinang pag-ulan ang aasahan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa ilang bahagi ng Central Luzon. Makita natin na halos buong bansa ay patuloy na makakaranas sa mga pag-ulan ngayong araw. Ang pagkakaiba lang ng mga ulang dala ng Northeast Monsoon o Amian ay wala itong kasamang thunderstorms at malalakas na hangin. Samantalang ang mga pag-ulang dala naman ng trough o extension ng LPA na nagpapaulan sa Visayas at Mindanao ay may kasamang mga pagkidlat, pagkulog at malakas sa pagbugso ng hangin. Maaring magbalik muli yung shear line sa mga susunod na araw once na mawala na ang LPA na nasa loob ng PAR at inaasahang makakalabas na ito ng PAR ang LPA nito ngayong hapon. Dito sa Luzon, dahil na rin sa Northeast Monsoon o Amihan, umaga pa lang may mga mararanasan ng light to moderate rains lalo na sa Northern Luzon, particular na nga po dito sa Cagayan Valley, Isabela, pati na rin dito sa Aurora. Pagdating ng hapon, moderate to heavy rains na ang ating aasahan sa northern at eastern sections ng Luzon na maaring magtagal hanggang gabi. Amihan din ang magpapaulan ngayong araw dito sa Metro Manila, Calabarzon, Limaropa, pati na rin sa Bicol Region. Samantalang maulap na kaulapan na may kasamang mga light rains naman ang aasahan dito sa Ilocos Region, Cordillera at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Kahapon ng umaga, January 3, naitala sa Baguio City ang temperatura na nasa 16.6 degrees Celsius. Mas mataas ito sa naitalang 12 degrees Celsius nitong Lunes ng December 26. Aabot naman sa 23 to 30 degrees Celsius ang aasahang temperatura ngayong araw sa Lawag, Puerto Princesa at Calayan Islands at nasa 24 to 29 degrees Celsius naman sa Metro Manila at Legazpi. Sa Visayas, dahil pa rin sa kaulapang dala ng trough extension ng LPA, madaling araw pa lang may moderate to heavy rains na sa Samar at Leyte provinces, sa Isla ng Panay, Negros provinces, pati na rin sa Cebu at Bohol na inaasahang magpapatuloy ang mga pag-ulan hanggang hapon o gabi. Maglalaro naman sa 24 to 30 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw sa Iloilo, 24 to 29 degrees Celsius naman sa Cebu at 23 to 28 degrees Celsius naman sa Tacloban. Dahil pa rin sa trough o yung extension ng LPA, madaling araw pa lang may mga light to moderate rains na rin sa Mindanao, lalo na din sa Caraga, Northern Mindanao, Davao Region, Zamboanga Peninsula, pati na rin sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dito ulit ang mga moderate to heavy rains ng mga nakaraang araw, light to moderate rains na lang ang aasahan, lalo na sa hapon sa natitirang bahagi ng Mindanao. Maglalaro naman sa 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Zamboanga at Davao, habang 23 to 30 degrees Celsius sa Cagayan de Oro. Naglabas pa rin ng gale warning ang PAGASA dahil pa rin sa umiiral na Northeast Monsoon o Amihan. Magiging maalon ang mga baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Batanes, La Union, Pangasinan, Cagayan, kasama ng Babuyan Islands, Isabela, Aurora, Northern Quezon, kasama ng Northern at Eastern Coast ng Punilio Islands, Camarines Norte, Northern Coast ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar. Kaya iwasan muna maglayag ang mga may maliliit na sasakyang pandagat sa mga nasabing karagatan dahil sa mga malalakas na mga pag-along inaasahan na maaaring umabot sa 4.5 meters ang taas. Ito naman ang itsura ng ating kalangitan mula dito sa Metro Manila na nakunan ko kanina lang. Maulap na kalangitan ang sumalubong sa ating ngayong umaga dito sa Metro Manila at sa mga kalapit na lalawigan nito. Sa mga oras na ito, tanaw natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Quezon City, Camanaba area, ganun din dito sa mga lalawigan ng Rizal, sa San Jose del Monte sa Bulacan, Cavite at Bataan.
Sa hapon, may tsansa rin na mahinang pag-ulan na maaaring mabuo dito sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong araw. Ngayong araw ng Miyerkules, sa mga papasok sa trabaho, opisina at sa mga lalabas ng bahay, magdala pa rin ng payong panangga sa init ng araw sa tanghali at maaaring pag-ulan naman sa hapon o gabi. Sumikat ang araw dito sa Metro Manila kanina 6:22 ng umaga at lulubog naman ito ng 5:40 p.m. ng hapon. Ako po si Edmond Rosales para sa Info Weather. Lagi maging handa, may bagyo man o wala. Mula po sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.